Magandang hapon po mga ka-arbs. Sa ngayon po nandito tayo sa gilid ng City Mall dito sa Pasig City. At ipagpapatuloy po natin ang vlog natin sa araw na to. Mula naman dito sa Pasig City papuntang San Rafael Iloilo ang babaybayin natin. Tara po mga ka-arbs, samahan nyo ako at magmumoto trip tayo mula dito sa Pasig City papuntang San Rafael Iloilo. Tara po, lakad na tayo. Ito po ang City Mall dito sa Pasig City. Dito po nagte-terminal itong mga series bus. Kakanan na po tayo rito sa may highway. Itong highway na to mula to sa may tagbak sa Iloilo City. Ang tumbok po nito Ruha City saka Kalibo, Katiklan, Aklan. Dito na yata ang papuntang San Rafael. Papuntang ang pinakadulo po nito Sara Iloilo itong kalsada na to. Ito yata. Boss, pwede yung mangkot? Amo diyan highway pasara. Thank you. Mga pasan Rafael mo lang ko eh. Una ko. Thank you, guide. Shout out dun sa napagtanungan natin na yun. Pumunta daw sila sa bayan ng Saray. Ganda na rin ang kalsada rito. Napanood ko po sa vlog eh. 4 lanes na. Pero may mga parte din naman na 2 lanes pala. Kasi nga parang hindi pa yata natapos eh. Road widening. Highway din siya. Sarap na tawa ng takbo. Bali, madadaanan po natin yan ang intersection papasok sa bayan ng San Enrique. Bali, portion lang ng
bayan ng San Enrique ang nadadaanan natin. Hindi talaga yung pinaka-kumbasyon niya. Ganda. Dito pa lang talaga. Napakaganda na ng kon. Anong barangay na to? Ah, Imbang Grande. Pasi pa siguro yun eh. Ganda ng kabundukan. Natutumbok natin, no? Wow! Ang tagusong mga kaod. Kasi yung kabundukan na yun, may linya pa ng NGCP yun, ah. Ayan. Wow. Ganda ng pagkakorb niya. Kabundukan. Wow. Untok muna tayo rito. Lakad na po ulit tayo mga ka-arb. Hindi na muna natin i-on ang backup cam natin. Wala po kasing reserva tayo dyan eh, na battery, kaya budget rin lang natin ang power ng battery nyan. Hindi kasi kagaya nitong main camera natin, ang SD cam natin. Tatlo ang reserba natin dito eh. Nakapagdagdag tayo ng dalawa. Yung pinaka original nga na battery nito, yung kasama na battery sa pagbili ng cam, kung hindi sana lumobo yun eh. Apat na sana ang reserba natin. Kaso lumobo siya. Ganda ng 40 ng bundok na yun, oh. Medyo patulis ng konti. May nakita ako sa vlog na portion dito na medyo sigtag siya, na medyo pahon talaga.
nadadaanan mo yung mga bundok bago makarating sa San Rafael. Itong ruta na to mga ka-arbs, dali inaasam-asam ko lang talaga na mapuntahan ito. Ngayon nandito na tayo. Salamat na lang at nagkaroon tayo ng time na makapunta ng bayan ng Kalinog dahil nga may hinatid tayo doon. Kaya nagkaroon tayo ng time na mapasyalan itong lugar na to. Ganito dawak ng tubuhan dito at ang gagandahan kasi dahil alternate route lang ito eh, papuntang Northern Iloilo, kaya kakaunti lang ang mga dumadaan na sasakyan dito, hindi kagaya dun sa main highway na mula Iloilo City papuntang Northern Iloilo. Napaka-busy talaga ng lugar na yun, maraming sasakyan ang dumadaan doon. Dito wala masyado. Wow, ang ganda ng pagkasigsag. Tapos ang view. Wow. Ito yun. Ang nakikita ko sa vlog, magandang view. Yung tumbok mo, bundok. Tapos tubuhan. Sana maganda ang kalabasan nito sa camp natin. Maganda sana ang kuha nito. Dito tayo sa autoblade para kahit medyo pabagal-bagal lang tayo. San Rafael, 17 kilometers na, malapit na. Ganda ng view. San Enrique na siguro ito ay mga rider ito, galing siguro ito ng Marilaki o Biloilo dun sa San Rafael. Kasi sa gawit yun maraming mga rider at saka motoblogger na pumupunta dun dahil nga sa ganda ng tanawin dun, mga Instagramable talaga. Kaya dinadayo yun doon tuwing weekend. Sigsag road kasi yun doon eh. Snake road na umabay-bay sa kabundukan ng San Rafael, kaya ang ganda. Ito na yun ang sigsab road na dadaanan mo, bundok yun. Ito na yun, oh. Tingnan mo mga kaabso, pagka mahilig ka sa banking, ito talaga ang kwan mo. Ganda, oh. Kahit hindi ito kasing taas ng pinuntahan natin doon sa may Aningalan sa Marimio Antique, Barangay Igtubli, Tubungan. Pero ang ganda rin ng daan dito. Doon kasi hindi pa masyadong, hindi pa fully developed. Ang kagandahan lang talaga doon ay ibabaw talaga ng bundok ang binabaybay mo doon. Dito naman mga paanan lang ng bundok. Pero ang view naman, yan. Kaya pag ikaw mahilig sa nature, magugustuhan mo talaga itong mga lugar na ito eh. Napakaganda talaga. Ah, kuan pala yun. Telco pala yung nasa ibabaw ng bundok na natanaw kanina. Akala ko linya ng Indy City. Ah, ito pa lang yung papasok dun sa
kapwa ng San Enrique. Town proper ng San Enrique. Catanagan. Barangay Catanagan, San Enrique, Iloilo. Bali, itong mataas na bundok pala na to, San Enrique, ito. Ito yung binablog ni... Naka-subscribe ako nyan sa kanya eh. Si Idol Trupangio Forest Ranger. Kasi empleyado siya ng ano, DNR Forest Ranger siya. Kaya bawat lugar na mapuntahan nila, mga kabundukan ang ginagalugad nila sa kagubatan, binablog na yan. Naka-subscribe ako nyan sa kanya eh. Si Trupangio Forest Ranger. Taga doon yan siya sa may bayan ng Lambunaw. Empleyado ng DNR Forest Ranger. Shout out sa iyo, Idol. Lagi ako nanonood sa mga vlog mo. Ang pinakahuli nga yung papunta pa uwi. Marami kayo na tumatawid sa ilog. Ano sa ito doon ang vlog mo na yan ha. Pinanood ko yun eh. Eto kuha na lang to. Kuha pa lang. Ito pang hindi na road widening. May ilang kilometro kaya mula City of Paki papuntang Tara itong mga kalsada na to. Bali kasi ang dadaanan ito, bayan ng San Enrique, bayan ng San Rafael, tapos bayan ng Limerick. Sunod yan Tara na papunta na doon sa main northern Iloilo. May kulong-kulong tayo na sinusundan. Okay, tayo dyan. Sarap din sana mag-banking kaso hindi pa ako marunong. Natakot din ako, baka sumimplan tayo. Hindi naman kasi advisable ipang banking itong CYTX sa motor natin. Wow! Ang ganda ng ano? Ang ganda ng pagkasigsag. Best talaga to. Sabihin ko sa mga maganda nating na-content. Ganda kasi ng nadadaanan natin. Yung mga views na nadadaanan natin, oh, ganda. Kabundukan. Ano? Palang na. Sarap din manuraan sa mga ganitong lugar mga kaod. Napaka mapayapa. Malayo sa ingay, noise pollution, air pollution ng siyudad. Maisa no. Two lanes na nandito, hindi pa siya na road widening. Kainin ko, tinitinda ilang kilometro na lang ba, hindi kita. Panginayang naman kasi na mag-data.
Mais. Kung mais lang talaga ang pag-uusapan. Malawak ang maisan doon na may ikon. Sa may kabundukan ng Limere, papuntang kabundukan ng Maayon, Kapis. Limere, Iloilo, saka Maayon, Kapis. Yung kabundukan na yan dyan. Malawak ang maisan dyan. Wow! Sisag! Ganda! The best din tong lugar na to. Puro sigsad. San Rafael, 9 kilometers. Puno ng bubog siguro yan ay. Bubog tree. Pag namumulaklak yun, ang baho ng bulaklak ng parang pan. Parang poop. Yun yung naamoy natin dun sa may pan na yun. Malamang bubog tree yun. Ganda. Puro sigsag oh. Dating dito kung hindi makabisado yan, semplang ka talaga, may sira ang kalsada pagdating dun. Wow. Good choice din ako mga ka-arbs na hindi ko binago ang kan ito. Ang bracket ni YTX standard pa din siya, 1444 ang kombinasyon niya, kaya pagdating sa mga lago na kalsada yung dire-direto, hindi tayo makapaghataw ng ayos. Good decision para tayo ka ba, no? Iwas disgrasya tayo. Baka mamaya mawili tayo na nakahirot kay madarag. Nakahirot kay YTS eh. Yan pa ang ipakadisgrasya natin. Saan na inriti? Pabalag to. Nasa San Enrique pa pala tayo, takot ng San Enrique. Malamang sa mga tayo, mga nasa 7 kilometro pa. At kaya pinanatili ko na standard ang kombinasyon ng bracket natin, bracket ni YTX, para panlaban natin sa mga kabundukan na aakyatin natin. Pero naman kasi pwedeng ilustig talaga natin pagdating naman sa highway. Wala,
Naungaw lang dyan ang naungaw, pero ang takbo niya nabagal. Pero mga ganitong standard lang ang kombinasyon, kahit pa paano medyo mahataw mo ng konti sa highway. Hindi masyadong malakas sa gasolina. Yan ang advantage ng mga standard. Pwede sa highway, pwede rin sa kabundukan. Dito, four lanes na. One kilometer na lang po mga ka-abs ang nasa poblasyon na tayo ng San Rafael. Nakalagay doon sa 2 kilometer ay 1 kilometer na lang. Ito yung papuntang Dumaraw. Doon. Dakuton Dumaraw. Plano ko din napuntahan yan. Pero darating tayo dyan. Sa ngayon, hindi pa talaga. Limitado pa lang kasi ang kuha natin. Wala tayong mapagkukuna ng budget natin para sa motovlogging. Nandito na po tayo sa poblasyon ng San Rafael. Ito yung pinaka kuan nila.
public market. Maganda rin. Itong kalsada na to, ito na yung patagos ng Barotac Viejo. Madadaanan natin yung Marilaki o Biluilo na highway. Fire Station San Rafael. Ito yung pinaka public plaza nila. Diyan tayo mag-i-end ang vlog natin. San Rafael Municipal Hall. Magandang hapon po mga ka-arbs. Sa ngayon po nandito na tayo sa may poblasyon ng San Rafael dito sa probinsya ng Iloilo. At yan po ang municipal hall nila. Kulay puti. At ito po ang plaza nila. Maraming tanim na kahoy. Paano po? Hanggang dito na lang ang road trip natin sa kuha na to. Ang episode natin ngayon. At maraming salamat po sa pagsama nyo sa moto trip natin from Pasay City to San Rafael. At sa mga sumusuporta sa channel natin, maraming salamat po sa inyo. Pati na rin sa mga napapadaan lang sa channel natin na nanonood ng vlog natin na hindi pa nakasubscribe. Baka pwede mag-subscribe naman po kayo para dumami tayo. At kung hindi pa kalabisan, baka pwede makahingi naman ng thumbs up dyan. At mag-comment down below naman po kayo para may conversation naman ang content natin sa araw na to. Ang episode natin. Paano po, hanggang dito na lang at maraming salamat sa pagsama nyo. Bye-bye!